Sinalakay ng mga otoridad ang isang kumpanyang pinangangasiwaan umano ng Pogo, Kingpin na si Lim Zunhan sa Binian, Laguna. Sa Makati City naman, 17 banyaga na posibleng galing daw sa mas malalaking Pogo ang arestado dahil sangkot umano sa hacking at iba't ibang scam. Balita natin ni Salima Refran. Hinihinalang sangkot sa love scam, crypto scam at pangahack ang 17 dayuhang naaresto sa isang gusali sa Makati City. Merong hacker, merong buyer ng data. May nakita kaming program code and script na pwede magamit to access other system without the authority nor consent ng ating system owner. We assume na meron silang activity in terms of hacking. Ayon sa NBI, mula umano sa mas malaking Pogo operation ang mga dayuhang kinabibilangan ng mga Malaysian, Taiwanese at Chinese. Yung malalaking Pogo, nag-group sila into a smaller group, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no, para hindi mahalata na Pogo na yun pa rin to continue with their scamming activities. Yung tinanong namin kung nasaan yung passport nila, nasa BI daw for process of downgrading. Working visa, pero dina-downgrade na ngayon as tourist. Na-inquest sila sa reklamong online fraud at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga inaresto, pero wala pa silang tugon. Sa Laguna, ininspeksyon naman ng PAGCOR, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, Binian LGU at Binian Police, ang New Wave Infotech Limited Philippines. Pero may kakaiba silang napuna. Kung makikita ninyo, yung mga computer, nakabagsak na. Yung mga monitor, yung mga CPU, yung mismo mga hard drive ng mga computer na yan ay pinagbabaklas at wala na lahat. Obviously, meron silang pinatago. Kasi una nilang tinanggal ay yung hard drives. So yung digital evidence na tinatawag, natanggal po na lahat yan. Unusual po talaga. Siyempre, kapag magsasara, ang pinaka-uunahin sana natin, kunin yung valuables. At alam naman natin, may value yung mga computers. Isang IGL o Internet Gaming Licensee ang kumpanya. Pero sabi ng PAOC, may impormasyon sila na pinangasiwaan raw ito mismo ni Lim Zunhan alias Boss Boga na umano'y godfather ng illegal Pogo sa bansa. Ang 12 pang nahuling Chinese kasama niya, pinaniniwala ang mga middle manager ng New Wave at mga boss ng ibang Pogo. Si Lim Zunhan po ang big boss po netong New Wave. Na itong New Wave naman po ay nanggaling pa sa iba pang mga Pogo na dati ng mga na-raid. Meron kasi kaming reasonable ground to believe na yung New Wave talaga, ang involvement niya is more on scamming. So bagamat meron po siyang legitimate na offshore gaming. Sabi pa ng PAOC. Nakatanggap kami ng report na nung Friday na madaling araw, nung nahuli ng boss, nung Thursday ng gabi, nung madaling araw ng Friday, yung mga natitira dito na kanya-kanyang karipas. Sinisika pa namin makuha ang panig ng kumpanya. Ipatatawag na rin sa susunod na pagdinig ng Senado si Boss Boga na sinasabing may kaugnayan din kay Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa saksing hawak ng PAOC, nagre-report mismo si Guo kay Boss Boga bilang Madam Wa kaugnay sa pagpapatayo ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Siyempre, naiinis siya una-una. Wala namang katotohanan yung mga ganyan mga allegation na yan. Deadline na para sa mga dayuhang empleyado ng Pogo para i-downgrade ang kanilang mga working visa bilang paghahanda sa pag-alis sa mga Pogo sa bansa bago matapos ang taon. Bibigyan sila ng temporary visitor visa at 59 days o halos 2 buwan para lisanin ang Pilipinas. Yung legal po na aalis ng bansa will not be blacklisted, will still have the opportunity to come back to the Philippines for legal reasons. But yung mga magpapaiwan po, hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno, ay sila po ay madideport and mabablacklist. Aminado ang PAOC, hindi madali ang pagtugi sa nasa 100 pang illegal na Pogo. Nagbabala rin sila sa mga property owner na huwag masisilaw sa alok na pera ng mga Pogo operator na naghahanap na mauupahan. Please make sure that you do your due diligence kasi kapag napatunayan ho namin na hinayaan ninyo magamit ang inyong facility sa illegal na aktibidades, ipapasara ho namin kayo. Kami magpapile ng civil forfeiture para makuha ng gobyerno yung inyong mga property. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.